tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! O ano, nakapag-desisyon ka na ba? Tinatanong na ni Maring kung gusto mong sumama sa asawa niya. Eh bakit kasi nagdadalawang isip ka pang mag-abroad? Ikaw na rin ang nagsabing kulang na kulang ang sinasahod mo para sa ating mga anak. Maiiwan ko kayo kasi dito eh. Isa pa, matanda nung si Nene at Titay. Sinong titingin sa inyo? Bakit? Ano bang tingin mo sa akin? Hindi ko kayang alagaan ang mga anak Hindi mo. Hindi naman sa ganun, Marangko. Kaya lang, mag-isa ka lang eh. Kung pumayag ka lang sana na magnegosyo tayo dyan sa harap ng bahay, hindi, kahit hindi na ako mag-ibang bansa, pwede. Mag-a-abroad ka? O ako mag-a-abroad? Ha? Mag-desisyon ka! Tinatanong kita. Ano? Ikaw ang mag-a-abroad? Oo. Ako ang mag-a-abroad. Dahil sawang-sawa na ako sa hirap ng buhay. Okay. Ako na lang yung mga ibang bansa. Kaysa ikaw, dito ka na lang. Bakit pa kasi nagdadalawang isip ka pa eh? Samantalang triple ang sasahurin mo sa ibang bansa kumpara sa kasalukuyan mong sahod. Itong lalaking to, kanina pa nandito to ah. Miss! Sexy pa rin talaga ako kung tingnan. At tinawag pa ako, Miss. Miss! Ako ba ang tinatawag mo? May iba pa bang sexy? Maliban sa'yo na nandito. Wala eh, ako lang. Tama. Ikaw lang ang nakikita kong magandang binibini. Saka pala, pwede bang magtanong? Ano yun? Kilala mo ba si Mr. Alipio Baltasar? Mr. Alipio Baltasar? Oo, bakit? Gusto ko sanang kusapin. May tatanungin lang ako sana sa kanya. Ganun ba? Yun o. Nakikita mo bang magkatabing bahay na yon? Yung napintura ng kulay asul. Bahay nila yon. Ganun ba? Sige, miss. Pupunta na ko roon. Salamat, ha? Walang anuman. Kaano-ano kayang binan kong lalaki ang lalaking yon? Kamag-anak kaya nila? Bakit ngayon ko lang nakita? Bakit? Tito, narito naman po ako. Ako po yung nag-uusap ninyo nung isang buwan. Oo, natatandaan kita. Ano bang may paglilingkod ko sa'yo? Ipapahalap ko lang po sana yung pwesto ninyo na nasa gilid ng kalsada. Yun ba? Opo, Tito. Baka ako nakapag-usap na kayo ng inyong anak. Nabanggit ko na sa anak ko pero hindi pa nasasabi sa akin kung anong desisyon niya. Dahil ang totoo niyan baka magpupuesto din dyan ang anak ko. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Ganun po ba? Oo. Dahil ang totoo niyan dati na kaming nagpuesto dyan. At talagang marami kaming customer. Nang malalaki na ang anak ko,
At may kanya-kanya ng pamilya, pinahintunan nila kaming mag-asawa. Dahil matatanda na raw kami, kaya ibinigay ko na nga sa anak kong lalaki bilang pamana ko sa kanya. Ganun po ba dito? Sige po, babalik na lang po ako dito. Baka sakaling magbagong isipan ng inyong anak at iparenta sa akin. Ay, balik-balik ka lang dito. Hindi ko naman kasi hawak kung ano ang nasa isipan ng anak ko. Opo, tito. Sige po. Babalik na lang po ako dito. Ay, anak, nawalan kayo ng bigas kahapon, no? Hindi lamang nakabili ng mas maaga si Marguitay. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag ninyong sagarin ng bigas sa lagayan? Yung pambili sana ng bigas ni Margoy, ibinigay pa niya sa apo ninyo. Bili ng project. Bakit kasi hindi kayo nagsisit aside ng extra na pera tulad ng mga ganyang gastusin sa school nila? Tita, nagamit ko kasi sa paglalakad ko sa papeles ko sa natira sa sahod ko. Ha? Paglakad sa papeles mo? Anong ibig mong sabihin? Mag-abroad ka? Oo, tita. Pareho namin ginusto ni Marigoy ng may ibang bansa ako. Paano ang mga anak mo? Malalaki lang manong sila Hindi sila dapat talagaan. Tulungan nyo lang si Margo. Baki asikaso na din yung mga apo ninyo. Ang ganda-ganda ng trabaho mo. Malaki-laki naman ang sahod mo, pero nagigipit pa rin kayo. Paano naman kasi, lagi mo na lamang sinusunod ang kapretsyo ng asawa mo? Itay naman. Hindi ba tama ako? Wala ka naman yatang kapangyarihan sa asawa mo. Dahil lahat lang ng gusto niya ay sinusunod mo. Ano? Magre-resign na sa trabaho yung anak mo? Oo. Ang ganda-ganda ng trabaho niya sa munisipyo Napakagaan ng trabaho niya. Paupo-upo lang siya sa opisinang may aircon. Anong naisipan niya at aalis siya ng trabaho? Mag-a-abroad daw. Ano? Mag-a-abroad? Oo. Nakikita mo naman na mataas nga ang sahod sa munisipyo pero kulang sinasahod dahil... Sa dami ng anak niya. Paano naman kasi? Lahat na lamang ng luho ng asawa sinusunod niya. Teka ka. Bakit? Saan ka pupunta? Kakausapin ko si Margo. Para ano pa? Pagsasabihan ko ang babaeng yon. Alam ko. Siya ang nagtulak sa anak mo para mag-abroad. Sabihin nating sinusulan niya si Marlon natin. Pero wala tayong magagawa. Desisyon nilang dalawa yun mapapaaway ka lang sa manugang mong hilaw. Paano? Kayo na pong bahala sa mga apo ninyo. Ano pa nga ba? Mga apo ko yan Sino pang titingin sa mga yan kundi ako at ang lola nila? Pag ko kayo maglalay tayo, padadalang ko pa yun ng extra money ni inay. Nako, huwag mo na kaming alalahanin ng inay mo. May pensyon ako at binibigyan naman kami ng mga kapatid mo kahit papaano. Ikaw ang inaalala ko dahil mapapalayo ka sa amin na pamilya mo. Itay, wala kayong dapat na ipaglala. Wala kayong dapat na ipaglala, itay.
Marami po kaming Pilipinong magtatrabaho doon sa kumpanyang pagtatrabahuan namin. Kaya huwag ko kayong mag-alala. Safe ako doon. Eh, teka, yung asawa mo nasaan? Hindi ka ba ihahatid sa airport? Ihahatid niya ko yung tay. May nakalimutan lang. Ah, sweetheart. Ito na pala yung brand na bag na gusto kong ipadala mo sa akin pag nandun ka na, ha? Ay, ano ka ba naman, Margo? Hindi pa nga nakakaalis tong asawa mo. Nagpapadala ka na kaagad. Itay, hindi naman ngayon siya magpapadala eh. Kundi pag natanggap na niya yung unang sahod niya. Oh, may paparating na bus. Parahin mo na at nang makaalis na tayo. Siyata ko sa araw na to. Napasubo yung perang dala ko. Pambayad pa man din ni Gina yung sa matrikula niya. Kailangan makabawi ako, pero papaano? Wala akong kapera-pera. At sa katapusan pa magpapadala si Marlon. Ano kayang gagawin ko? Makaalis na nga muna at maghanap ako ng pwedeng mautangan. O ano? Uwi ka na ba? Wala na akong papuhunan eh. Ay, nako, natalo ka. Kailangan makabawi ka. Oo nga eh. Kaso, wala naman akong pantaya. Eh, bakit hindi ka umutang kay Merle? Nagpapautang yon? Oo, si Merle. Ha? Sino Merle? Si Merle. Yung napangasawa niya ay yung isnibin na ngayon ay pensioner na. Oo, mayaman si Merle. Pensionadong yung isnibin ka mo? Ay, oo, kaya maraming pera yun. Ah, sandali. Saan ko siya makikita? Nakikita mo ba ang malaking bahay na katapat ng malaking akasya? Bahay nila yun! Oo, yun. Bahay nila. Ha? Yung dos grados? Oo! Subukan mong umutang sa kanya. Nagpapautang daw yan, kaya lang may patong. Hindi baling may patong. Basta ang importante, makautang ako. Baka sakali makabawi ako sa sugal. Ano? Wala kang pangbayad sa matrikula mo? Bakit? So, makalaw na po kasi ang final exams namin. Kahit kailangan makabayad na po ako ng buong tuition fee ko. Buong tuition fee? Opo. Nung isang buwan kasi, ay nag-promissory note na ako. Kaya may utang ako sa school na yun. At dapat kumabayaran kasama ang tuition fee ko sa final exams namin. Dahil kung hindi, hindi na ako makakapag-exams ng finals namin. Hindi na pwede ang promissory note dahil final exams na nga ako eh. Hindi pa ba nagpapadala ang itay mo? Hindi pa raw eh. Pang-apat na buwan na niya sa abroad eh, hindi pa rin nakakapagpadala. Ang sabi ni inay, nagbabayad pa raw si itay sa placement fee sa agency na nagbigay sa kanyang trabaho. Oh, siya, sige. Bukas, samahan mo ako para kunin yung pensyon ng lolo mo. Eh, mabuti nga at nasabi mo ngayon nang meron ka ng pambayad. Ay, salamat po, Lola. Sige, basta mag-aral kang mabuti, ha? Opo, Lola. Kung sakasakali, ay aakyat na naman kayo ng entablado, Lola. Eh, bakit? Masusungkit mo na naman ba ang first place? Siyempre po. Din sa lister kaya itong apo ninyo. Manang-mana ka talaga sa akin, apo. Matalino. Ay, mabuti na lamang at hindi ka nagmana sa ina mo. Thank you.
to. Natalo sa sugal yung pinadala ni Marlon na pera. Saan naman kaya kukuha ng pagkain namin? Alam pa man din ni Gina nagpadala si Marlon. Saan naman kaya uutang nito? Hindi pa ako makautang kay Charmin dahil hindi ko pa nabayaran yung utang ko sa kanya. Mr. Alipio Baltasar, tao po. Ha? May tumatawag sa pangalan ng biyanan ko? Teka nga, titignan ko. Mr. Alipio Baltasar, tao po. Ano po yun? Ah, magandang araw sa iyo, miss. Eh, hinahanap ko si Mr. Alipio Baltasar. Ha? Ano? Teka, pamilyar ang mukha ng lalaking ito ah. Para ito yung minsan nakausap ko. Ah, wala ho dyan ang biyanan ko. Ah, biyanan mo pala si Mr. Alipio Baltasar? Oo, umalis siya kaninang umaga at hanggang ngayon wala pa. Ah, ganun ba? Ah, sige, hihintayin ko na lang sila. Ah, sige, ikaw ang bahala. Ah, ang mabuti pa. Dito mo na lang siya hintayin sa loob ng bahay namin. Halika, tumuli ka. Ah, hindi kaya nakakaya? Hindi, halika na dito sa loob. Pasok ka. Baka mamaya, nandito na yun. Ah, salamat naman kung ganun. Maupo ka. Ah, siya nga pala. Bakit mo hinahanap si Mr. Alipio Baltasar? Eh, kursunada ko kasi yung location ng pwesto naroon sa gilid ng karsada na pagmamayari nila. Oh, kursunada mo pala na rentahan ang pwesto namin sa harap. Ah, ibig mong sabihin ikaw ang anak ni Mr. Alipi Baltasar na mayari ng tindahan na yun? Parang ako na rin kasi ama siya ng asawa ko. Ah, ganun ba? Eh, mabuti pala kung gano'n at sa inyong mag-asawa na ako makikipag-usap. Tungkol saan? Ang sabi kasi ng binan mo ay pag-aari nga ng anak niya. At ikaw palang asawa ng anak niya. Oo. Eh, nasaan nga palang asawa mo? Eh, gusto ko sana siyang makausap tungkol doon sa pwesto. Dahil gusto namin ng asawa ko na rentahan ang pwesto ninyo. Ano ka mo? May nakita kang lalaki na bisita ni Margo? Sino? Eh, hindi ko kilala. Ayoko namang bas na lamang lumapit. Baka kung anong isipin ni Margo. Alam mo naman ang ugali no. Eh, ano naman kung lumapit ka? Bahay naman natin ang tinitirahan niya ah. Oo nga, pero hindi magandang tignan ang bas na lamang ako lalapit nang may kinakausap siyang tao. Eh, malay mo! Lalaki na pala yun eh. Eh, lalo na ngayon, nakaalis na yung anak mo. Eh, sinasamantala naman na nagpapapasok ng ibang tao dyan sa bahay nila. Lalaki pa. Eh, ano ka ba naman? Baka marinig ka niya. Eh, hindi pwede yung ginagawa niya. Gumagawa na yata siya ng milagro eh. At sa mismong bahay pa natin. Eh, hindi pa nga natin alam kung ano talagang pake ng lalaking yun kay Margo. Eh, ano pa sana ang magiging pake ng lalaking yun kundi ligawan si Margo? Ha? Oh, hindi ba? Ang ibig mo bang sabihin, may posibilidad na manlalagi si Margo? Ha? Ba siya? Magkakatotoo kaya ang sinabi ng biyanan ni Margo na siya ay manlalalaki? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha!
Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligaya.